Masarap kumain sa Cebu. Sariwa ang mga sangkap at ang pagkakaluto nila ng kanilang mga putahe talagang espesyal. Na ayon sa isang libro, utang daw nila lahat sa tatlong mga lola na nagpasimula ng kulinarya Cebuano. Sa isang click lang ngayon, makikita na online ang mga sangkap, paraan ng pagluluto, pati na plating sa anumang nanaisin nating recipe. Salamat sa mga cooking tutorial video. Parang kailan lang ang mga recipe tila top secret pa. Pinaka-iniingat-ingatan. Dito sa University of San Carlos sa Cebu, matatagpuan sa kanilang aklatan ang isa sa mga kauna-unahang libro na naglalaman ng mga tradisyonal na luto ng mga Cebuano. Siyam na dekada na mula nung nailimbag ito dahil wala na itong pabalat o cover ang libro, nakabalot na lang sa brown envelope at nakasulat sa Bisaya ang recipe ng mahigit 100 mga putaheng pang-almusal, mga ulam at panghimagas. Ito ang lagda sa pagpangluto ni Doña Maria F. Viuda de Ralios, recipe book na isinulat para sa 6 niyang mga anak na babae. Sa akong mga apo, Dolce, Pilar, Dolores, Maria, Carmen ug Belen. Buot ko unta nga ang dutay ko nga hibaluan, hibaluan usab ninyo ug sa atong mga katilingban. Dahil sa kalumaan, ang mahigit 200 pages na recipe book na ito, halos mapunit na. Kaya para sa mga gustong hawakan ang libro, para mapag-aralan, kailangang magsuot ng gloves. Ang librong ito, idinonate ng Pamilya Ralios sa Cebuana Study Center. Dito sa bayan ng Carmen, nakilala ng aming team si Manny, apo sa tuhod ni Doña Maria. Kwento niya, lumaki si Doña Maria nung panahon ng mga Kastila. Nung panahong yon, ang mga babae hindi nakakapag-aral at inaasahan lamang sa mga gawaing bahay. Pero si Doña Maria, maswerte raw na nagkaroon ng private tutors. At ang isa sa pinakamahalaga niyang ipinamana, ang mga recipe na ibinahagi rin sa kanya ng kanyang mga kaibigan at kakilala. She was a civic leader, teacher. She was chosen one of the outstanding Cebuanos in the 20th century. Ang tanging nakamana raw ng hilig ni Doña Maria sa pagluluto, ang nanay ni Manny, na Maria rin ang pangalan. We're rummaging through the house and my mother just gave it to me for safekeeping. I donated it to the Cebuano Center. It was a legacy. Nowadays, there's no longer a Cebuano cookbook. It's in English, the first and only. Pero ang pamanang recipe ni Doña Maria nananatiling buhay sa aklat na Hikay, The Culinary Heritage of Cebu. Dito ipinakilala rin ang tinuturing na culinary lolas ng Cebu. Yung dahilan kung bakit yung mga lola naisipan kong i-feature sa libro. Transition women sila. Sa Spanish times, ang mga babae hindi pinapaaral kasi sayang lang yung igagastos sa mga babae. Kasi mag-aasawa lang. Bakit mo pagagastusan? Pagdating ng mga Amerikano, there was education for all. Naturuan sila under the subject of home economics. Paano magluto sa pang-araw-araw na pagkain na scientific? Meaning to say, gumagamit na ng mga measuring cups. Hindi na yung tansya-tansya na luto. Sa kalsada ng Karka, matitikman ang ilan sa mga pamanang sarap ng kanilang mga ninuno, ang bocarillo. Ang recipe nito, ilang dekada nang naipasa sa pamilya ng isa sa matinaguriang culinary lola ng Cebu, si Leonila Tequillo Abao o Lola Lilang. Si Lola Lilang, kasama sa manaunang grupo ng kababaihan na nabigyan ng karapatan sa edukasyon nung dumating ang mga Thomasites o mga Amerikanong guro sa Pilipinas. Sa lumang gusaling ito sa bayan ng Sogod, nag-aral ng home economics si Lola Lilang. Ayon sa kanyang apo at ang may akda ng libro na si Luella, sikat si Lola Lilang sa pagbe-bake ng chiffon cake at paggawa ng bocarillo. Ang nyog na ginagamit sa bocarillo, hindi basta-basta.
Hindi pwedeng kulang o sobra sa hinog. Dapat nasa saktong edad para sakto rin daw ang lambot at tigas. Iniluluto ito sa mahinang apoy at may tamang paghalo ng mga sangkap. Dapat magaan lang at dahan-dahan. Ang flavor sa broccoli kay ni lanay siya sa akong baba. So, maka-remember ko na time na akong mom mahatag og sweets ako asa una. Yung broccoli kasi medyo social na siya kasi pinoform na yun ang balls, tapos kinukulayan pa nga. Meron niyang mga pink. Sa tuwing naaamoy at natitikman nga raw niya ang bokarilyo, bumabalik ang mga matatamis na alaala kasama ang kanyang lola. Lola would always say na, dito ka sa kusina. Lahat ng mga pinsan ko, pati kuya ko, are all outside waiting to be called inside para papasukin sa kusina para makatikim. Ako, nakadalawang sumo na. Kasi tabi ako ng lola eh. Oh. Dapat alam mo paano magluto ng masarap. Kasi kung mahal mo yung pamilya mo, pasasarapin mo yung niluluto mo. Chef at restaurant owner na si Luella ngayon. At utang daw niya sa kanyang lola ang kanyang kaalaman sa pagluluto. Kaya kahit ang mga antigong gamit ng kanyang lola, itinago niya. Ito yung mga lumang kasangkapan ng lola. Itong isang ito, ito yung lagi niyang ginagamit pag gumagawa siya ng sabaw. No, sa pera. Kasama na rito ang tea set mula sa Germany na regalo para sa kasal ng kanyang lola. Katapos dito, ito yung kanyang mga baking pans na pre-World War II. Mabigat, hindi kagaya ng mga aluminum ngayon na napakanipis. Ito yung famous dyan na chiffon pan. Umiikot din si Luella ngayon sa buong Cebu para tumuklas pa ng ibang mga putahing patak Cebuano. Take note, hindi lang daw tatlo, kundi limang beses kung kumain ang mga Cebuano mula umaga hanggang gabi. Bukod kasi sa almusal, tanghalian at hapunan, dalawang beses din silang magpainit o merienda. Malapit tayo sa dagat, so sa umaga maginaw, kailangan mo ng pampainit. Ang Cebuano kasi simple lang kung kumain. Makikita mo naman bundok, tapos dagat ka agad. Wala kaming masyadong maraming farm. Isa sa mga paboritong merienda, ang binangkal. Ang recipe nito, matatagpuan naman sa kwaderno o notebook ng isa pang culinary lola ng Cebu, si Rosario Ganjongco Escario o Lola Sayong. Mistulang lumang notebook lang ito, pero laman nito ang sari-saring mga recipe ng mga cake at panghimagas na sulat kamay pa mismo ni Lola Sayong. Lola Sayong is the second to the eldest of the girls of the Escario family. She was the only daughter who really learned how to cook. Each of them have their own duty to prepare the food for the family. Ang binangkal, uri ng tinapay na imbes lutuin sa oven, ipiniprito. Binabalutan ng sesame seeds o linga. Isa pang masarap na merienda tuwing hapon na mga Cebuano, ang binignit o minatamis na kamote, ube, sabana saging at gabi. She would prepare the ingredients that are needed and then always measured accurately. Because according to her, you have to really follow the recipe books. That's probably why she wrote those recipes, because the taste will not be the same. Malaking bagay na isinulat ng kanyang lola ang mga recipe, lalo pat malihim daw talaga noon ang mga lola pagdating sa kanilang specialties. Pero nangangamba si Nadelia na ang kwaderno ni Lola Sayong baka tuluyan ang magsara sa mga susunod na henerasyon. She tried to teach her nieces. They have other interests, not in cooking. Ang abalang kalsadang ito sa Colon, dati raw sentro ng galleon trade dito sa Cebu. Ito rin ang pinakamatanda o pinakalumang kalsada sa buong Pilipinas. Mabibili rito ang samut-saring mga sangkap sa pagluluto. Maaamoy din ang iba't ibang mga lutong Cebuano, gaya ng barbecue, ngiyoyong, impluensya ng mga Chino na may mga gulay na sahog, at
iba pa. Diata sa Colon ang gituan o nga labing karaan nga dalan sa tibuok Pilipinas. Samantala, dahil sa kagustuhan ni Luella na panatilihing buhay ang mga pamana ng culinary lolas ng Cebu, lulutuin niyang muli ang isa sa mga recipe mula sa libro ni Doña Maria. At ang kanyang paghahainan, ang apo nito sa tuhod na si Manny. Ang lutuon nato karong hapon, mao ang dulce Filipina. Iyan ang gisagol ang pamaagi, karaang pamaagi o bagong pamaagi sa pagluto. Binabati ko yung puti ng itlog hanggang sa maging pino na yung bubbles. Yo. Karon human nagluto ang atong dulce Filipina. Thank you. Actually, it's unique because it's the first time I've tried na merong niyog. Oh, it's different. Masarap. Ang mga yaman ng ating kasaysayan, hindi lang sa museo nakikita, nakasulat din sa lumang mga kwaderno, nakatago sa mga sulok-sulok ng mga aklatan at nasa mga antigong kusina, naghihintay lang muling maluto at matikman.